Sa mga nakalipas na maraming taon, mga nagdaang administrasyon at di mabilang na pangako tuwing eleksyon, tila di may pagkakaila na ang pangalawa sa pinakamalaking isla sa buong Pilipinas ay siya ring napag-iwanan pagdating sa mga modernong imprastruktura. Kakulangan sa tawiran, lumang paliparan at usaping pangkapayapaan, ilan lamang yan sa mga problemang karaniwan na nating maririnig sa lupang nasanay na sa mga pangakong madalas mapako. Kaya naman laking pasasalamat ng marami nating kababayan ang pagkakaroon ng presidenteng namulat na sa ganitong mga problema. Marami ang nabuhayan ng pag-asa na sa wakas ay matutulukan na rin ang lumalalang mga problema. Ngayong malapit na namang matapos ang taon at magtatapos na rin ang kasalukuyang administrasyon, halina't kumustahin natin ang mga naglalakihang proyektong naging prioridad na ng gobyerno para sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Anong mga naglalakihang proyekto kaya ito? Magkano kaya ang ginastos ng gobyerno dito? At ano ang maitutulong ng mga infrastrukturang ito sa pagbangon at pagbabaliksigla ng lupang nakilala na bilang The Land of Promise? Hey, what's up mga ka-Self TV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw, atin naman pong iisa-isahin ang ilan sa mga proyektong matatagpuan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So ngayong araw ay atin naman pong i-highlights yung mga proyektong sabay-sabay na ginagawa at yung ilan dito ay tapos na na matatagpuan natin sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Una nating kumustahin ang pinakamahabang flyover na matatagpuan sa labas ng Metro Manila. Ito ang Tagum City Flyover, ang binansagang mega skyway ng Mindanao na matatagpuan sa pinakasentro ng Tagum City. Isa ang Tagum City sa mga pinakamaunlad na lungsod sa buong Pilipinas. Mapapansin dito ang mga naglalakihang gusali, malalapad na kalsada at abalang mga shopping centers. Bilang karagdagang sagot sa nakaambang na problema sa traffic, kaya maliban sa pagpapalapad pa sa mga kalsada, ay nagpatayo din ang gobyerno ng isang mala-expressway na flyover. Sa habang abot sa mahigit 1.6 kilometers, ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2.7 billion pesos. May lapad itong katumbas ang apat na lanes, may konkretong guardrails, maliliwanag na streetlights, at kumpleto na rin sa road signs at markings. Taong 2017, nang umpisa ng paggawa sa proyekto, at nitong ika-apat lamang ng Oktubre, taong 2021, ay formal na itong binuksan sa lahat ng motorista. Talaga namang maraming napabilib at napahanga. Akalain nyong sa loob lamang ng isang termino ng isang bagong mukha sa palasyo ay nakagawa na ng mala-expressway na kalsada at libreng madadaanan ng mga motorista. Maliban sa katatapos lang na flyover, madadaanan na rin natin ang pinakamahabang tulay sa tinaguriang Asia's Best Island. Ito ang Katangnan Bridge na matatagpuan sa Siargao Island. Sa habang abot sa mahigit 348 meters, pinag-uugnay ng tulay na ito ang mga barangay ng Katangnan at Kabitoonan sa bayan ng General Luna. May lapad itong aabot sa two lanes, sementadong guardrails,
at solar-powered streetlights. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng mayigit 337 milyon pesos na pinondohan sa ilalim ng Convergence Program ng DPWH at Department of Tourism. Taong 2017 nang umpisa ng paggawa sa nasabing tulay. At taong 2021 naman nang lubusan itong matapos at pormal na mabuksan sa lahat ng motorista. Bagamat hindi ganun kahabang sukat nito kumpara sa mga mahabang tulay na matatagpuan sa bansa, hindi naman masukat ang mga naging epekto nito sa turismo, transportasyon at ekonomiya sa pinakamagandang isla mayroon ng Pilipinas. Mula sa pinakamagandang isla, punta naman natin ang pinakadisiplinadong lungsod kung saan malapit na ring makumpleto ang dambuhalang kalsada na papasan sa bumibigat ng traffic sa katimugang bahagi ng Mindanao. Ito ang Davao City Coastal Road Project na matatagpuan sa Timog Silangan ng Davao City. Sa habang abot sa mayigit 18 kilometers, direktang babaybayin ng kalsadang ito ang coastal areas ng Davao mula Matina at Playa hanggang sa Rojas Avenue. Malapad itong katumbas ang apat na lanes, karagdagang lanes para sa mga nagbebesikleta at eksklusibong daanan para sa mga maglalakad. Tampok din sa coastal road na ito ang isang napakagandang esplanade na kung saan malapit na ring mabuksan sa taong bayan. Sa halagang abot sa mayigit 19 bilyon pesos, hinati ang buong proyekto sa apat na segment. Makikita dito ang maayos, maganda at pulidong pagkakagawa sa mga pinaka-importanteng parte ng kalsada. Taong 2017 nang umpisa ng paggawa sa proyekto at ilang buwan na lang bago lubusang matapos ang paggawa sa Coastal Road ay unti-unti nang binuksan sa mga motorista ang ilang bahagi ng nasabing kalsada. Mula naman dito sa Coastal Road, silipin naman natin ang ginagawang paghukay para sa gagawing kambal na tunnel na magsisilbing lagusan papunta sa magkabilang dulo ng Davao City Bypass Road. Sa habang abot sa mayigit 45 kilometers, mag-uumpisa ang kalsadang ito mula sa turil ng Davao City at magtatapos naman sa barangay JP Laurel ng Panabo City. Isa sa magiging highlights ng bagong bypass road ay ang mayigit 2 kilometrong kambal na tunnel na sa kasalukuyan ay puspusan na ang ginagawang paghukay sa kabundukang madadaanan nito. Ang nasabing tunnel ay kasama sa first phase ng proyekto at kasabay nito ang pagtatayo din ng 3 tulay, 2 underpasses at 2 overpasses. Ang unang bahagi ng proyekto na nagkakahalaga ng mayigit 15 bilyon pesos ay pinondohan sa ilalim ng Special Terms for Economic Loan mula sa JICA. Taong 2019, nang umpisa ng paggawa sa nasabing kalsada at inaasahang aabutin pa ng taong 2025 bago makumpleto ang lahat ng bahagi nitong proyekto.
hindi magbabago ang mga detalyeng nasasaad sa plano, ay tinatayang aabutin sa halos 30 bilyong piso ang gagastusin sa kabuuan ng proyekto. Mula sa pambihirang tunnel, dumako naman po tayo sa mga lugar na madadaanan ng riles. Kasalukuyan na kasing isinasaayos ang pag-acquire sa mga loteng matatamaan ng riles ng kauna-unahang train system sa buong Mindanao. Ito ang Mindanao Railway Project na sa wakas ay mauumpisahan na rin gawin sa kalagitnaan ng taong 2022. Alam naman natin na ang tren ay isa sa pinakamainam na public transport system sa buong mundo. Bukod sa presyong pangmasa, approved din sa publiko ang bilis ng biyahe dito. Sa katunayan nga, isa ang tren sa talaga namang pinipilahang public transport system sa Metro Manila. At ngayon, hindi na lang sa Metro Manila mararanasan ang ganito kabilis na transportasyon dahil dito sa Mindanao, itatayo na rin sa wakas ang kauna-unahang railway project. Sa habang abot sa megit 830 kilometers, mas pabibilisin ng transport system na ito ang biyahe ng mga kababayan nating magmumula sa mga naglalakihang lungsod, mayroon ng Mindanao. Ang unang bahagi ng proyekto ay may habang abot sa megit 100 kilometers at tinatayang nagkakahalaga ng megit 81 bilyon pesos. Mag-uumpisa ang rutang ito sa Tagum City, dadaan sa lungsod ng Davao hanggang sa Digo City. Sa susunod na taon ay opisyal lang sisimulan ang construction sa unang bahagi at inaasahan naman na bago matapos ang taong 2025 ay matatapos na at magagamit na ang unang bahagi ng proyekto. Inaasahang mas pabibilisin nito hanggang sa isang oras ang mahigit 3 oras na biyahe mula Davao City hanggang sa Digo City. Halina't silipin naman natin ang isa sa pinakamahabang tulay na kasalukuyan na rin itinatayo sa bahaging ito ng Pilipinas. Ito ang Pangil Bay Bridge, ang tulay na mag-uugnay sa mga probinsya ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Sa habang abot sa megit 3 kilometers, tatawirin ng tulay na ito ang malapad na Pangil Bay mula Tangub City, Misamis Occidental hanggang sa bayan ng Tubod ng Lanao del Norte. Maliban sa mga dambuhalang pier sa ilalim, lalagyan din ito ng dalawang higanteng pylon sa gitna at pagtitibayan naman ng mga naglalakihang kable na gawa sa bakal. Dahil nga sa hindi biro ang ganitong klaseng struktura, kaya aabot sa mayigit 7 bilyon pesos ang gagastusin sa kabuuan ng proyekto. Mayigit 2 bilyon dito ang sasagutin ng gobyerno at ang nalalabing 5 bilyon naman ay manggagaling sa napagkasundo ang utang ng Pilipinas at Korea Exim Bank. Taong 2020 nang maumpisa ng paggawa sa Pangil Bay Bridge at inaasahang bago pa man matapos ang taong 2023 ay matatapos na ito at madadaanan na ng mga motorista. Bagamat nakaambana ang pagpasok ng panibagong administrasyon, tiniyak naman ng NEDA na hindi maantala o maihinto ang paggawa sa nasabing tulay at asahang matatapos ito ayon sa mga petsang nasasaad sa plano.
nakita na po natin at nalaman ang mga pinakahuling kaganapan tungkol sa mga ginagawang proyekto sa Mindanao. Nakita po natin dito na ang ilan ay kasalukuyan ng nagagamit ng marami nating kababayan. So sa susunod nating mga vlogs ay yung mga proyekto naman sa Visayas ang ating ipapakita sa inyo at alamin po natin kung ano na nga ba ang mga pinakahuling status nito mula nang pumutok ang pandemya. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po!